Hi guys, Mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efraim, your jardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss anong pang hinihintay mo. Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, Mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efraim, your jardinerong kapitbahay. Magandang araw mga puso, kapatid, kapamilya at syempre mga kapitbahay. So, today we're going to talk about another plant which is called the Alocasia Frydek. Okay? This is actually a beautiful type of alocasia. Okay? Ang scientific name ng ating alocasia, Frydek, ay tinatawag siyang Alocasia Micholitziana or Frydek. Ang common name niya usually ay Alocasia Green Velvet or Frydek sometimes. At ganitong klase ng ating alocasia ay nag-originate sa Southeast Asia. Okay, so ibig sabihin, this particular Alocasia Frydek is also found here in the Philippines at yun ang kanyang origin din. Some other parts of the Southeast Asia, syempre, we have here also the Indonesia, part ng, of course, ng Malaysia. So, all those parts of the Southeast Asia, doon natin makikita yung ating tinatawag na Frydek. Now, this particular Alocasia, syempre, ay meron siyang mga different characteristics katulad nitong ating Frydek na to. The most special about this particular Alocasia is that meron siyang tinatawag na magandang dahon. Okay, so halos arrowhead yung kanyang dahon. And if you're going to look at this one, siya ay color green. And yung pinakamagandang parts niya ay yung natawag nating white na mark dito. Okay, this is actually the midrib of our Alocasia Frydek. So, nagkakaroon siya ng flower, pero yung flower niya ay not that significant. Kasi para lamang siyang, cone. Tapos dun sa pinaka-center niya, dun lumalabas yung flower. So, hindi siya ganun ka-significant kumbaga. So, maraming mga collectors, ang ginagawa nila, they are just collecting the Alocasia Frydek because of the foliage. But not exactly the flower. So, hindi ganun ka-importante. So, of course, the flower ay ginagamit nila for germination. Pero usually kasi, ang ating Alocasia Frydek ay kinokolekta lamang para sa kanyang magandang foliage na katulad nito. This is actually a kind of Frydek na hindi naman kalakihan, okay? Pero usually, ito ay lumalaki siya katulad ng tinatawag nating elephant's ear na alocasia na tinatawag. So, this is just a very small one na suited lamang sa isang maliit na area na pwede natin doon siya ilagay, okay? So, I have here na alocasia. So, let us just revisit yung kanyang ugat because we're going to replant this one. So, ito nakalagay siya. Binili namin to sa mismong plant shop na gumagamit sila noong mga gamit na or yung mga recycled na mga plastic bags or plastics. So, if you're going to notice yung ating Frydek, makikita natin na siya ay yung kanyang ugat. Makikita natin niya yung ugat na mismo niya. And talagang ready na to for replanting or repotting na tinatawag. Okay? So, ito na yung kanyang pinaka-roots. Ayan, so you are able to see, napaka-ganda no, at napaka-lusog na yung kanyang roots, very healthy na yung kanyang roots. And if you're going to notice here, nabubuo na yung tinatawag nating rhizomes niya. Ayan. So napipigilan lamang siyang tumubo because medyo yung kanyang soil is not enough para siya ay kumalat, okay? But all in all, this is actually the rhizomes. Ayan. So, pwedeng-pwede na siyang magkaroon ng additional na mga plants. And of course, you're going to notice also yung kanyang very rich na roots dito. Okay? So, if you're going to notice also, yung aking Frydek na to ay nakalean towards doon sa inyo. Diba? At itong isa ay hindi. Okay? The reason behind that is yung exposure niya sa light, nagpa-follow siya kasi doon sa light o doon sa direction ng light. So, since na siya ay nasa loob ng bahay, so ang tendency ng ating Frydek ay mag-lean towards dun sa source ng ating light. And, of course, mapapansin ninyo, yung source ng light namin ay papunta lagi din sa unahan na to. Okay, dun siya nakaharap lagi. Okay, so let's move on with the soil type. Okay, if you're going to notice about the soil type dito, this is actually a very rich type of soil na medyo may pag-clay loam type of soil. Medyo mabigat siya actually. It means to say na medyo mag-anda siya or nag-hold siya ng water.
Okay? Nag-hold siya ng water. And in that case, medyo hindi naman kailangan siya ay na siya ay maging putik or maging clay. Pero this one is a loam type, loam soil. And marami siyang mga organic matter. One of the major things na masasabi natin marami siyang organic matter is because of the color of the soil. And it's very important for this particular Frydek to have this kind of soil mix. Okay, so we are just going to replicate this kind of soil mix with the different soils na meron tayo. Okay, so baba ko muna siya dito. So I have here now, usually ang ginagamit nila, they're using the pot. Okay, kasi nga, yung pot kasi, yung clay pot kasi ay nag-absorb ng extra moisture. Pero since nawala ko makitang pot, and of course, ayoko naman na mabigatan pag ako ay nita-transfer ng mga plants, so I use now itong plastic pot. But if you have an option, you could use the clay pot. And that is actually a very nice thing to do kasi hindi siya mababad sa tubig. Okay, so what I'm going to use now is, sabi ko nga, i-replicate ko yung soil. Pero I have only here a portion of yung ating burned na tinatawag nating burned na rice hull. And of course, nagmix ako ng konting clay dito, clay soil, para ma-replicate ko yung ganung klase ng soil. Pero unfortunately, parang hindi ko yata nagawa, no? Siguro, I have to combine more of those things. So in order for that to satisfy naman yung organic matter nito, naglagay ako dito ng mga vermicast. Okay, vermicast. So para hindi naman siya mawala. Okay? So, in that case, so lalagay na natin dito. Ayan. So mapapansin niyo also na naglagay din ako dito ng mga extra na mga dahon-dahon. Okay? So I put here some medyo dry lang. Mamaya natin babasain ng konti. So para hindi naman masyadong magkaroon tayo ng problem. Okay, you will also remember na itong ganitong klase ng plant ay requires a certain sa tawag nating maganda dapat na drainage. Okay, although it absorbs some of the water, pero kailangan po niyo ng extra drainage, kumbaga. Okay, extra drainage. Kasi mas maganda kung lalagyan natin siya ng konting perlite or sand or bark of leaves or bark to improve the drainage of this particular plant. Okay? So, yan. So, in terms of the light, sabi ko nga sa inyo kanina, it is actually maimportante yung light sa kanya. So, kaya, mapapansin natin na nag-lean towards to kasi nga it follows the light. Okay? So, next is the temperature. So, the temperature for this particular plant, actually, mas favorable siya kung siya ay mag-stay sa loob ng ating bahay. Because it only gets as much as possible mga 18 degrees Celsius to 29 degrees Celsius. So, enough lamang yun para sa loob ng dun sa temperature sa loob ng ating bahay. Kaya favorable ito kung ito ay ilalagay natin sa ating bahay. Now, kung ayaw naman natin siya ilagay ng bahay, syempre if you're going to put this sa labas, mas maganda kung ilalagay natin siya dun sa mga understory or dun sa mga ilalim ng ating mga halaman o sa mga shrub natin. And that way, medyo mapifilter natin yung light and also hindi siya directly na masisikatan ng araw. Kasi yung UV light is actually a light that can also damage the leaves of this particular Frydek. Okay? Alocasia Frydek. So, yun, magandang gawin na siya ay enough lamang yung kanyang light na nakukuha. So, usually maganda rin na bright light and early sunlight ang ating ilagay or sa ating ilagay yung ating makuha ng ating Frydek. Okay. Now in terms of the watering, it is very important na siya ay laging moist yung kanyang soil. So hindi natin pwedeng gawin siyang dry kasi since na siya ay isang alocasia, more or less mas prepare niya yung medyo wet na or medyo moist na environment. Hindi naman siya totally na wet kasi pag wet yan, watery talaga yan. So, importante na siya ay laging moist. Okay? Now, sa fertilizer, the good thing about the Frydek, hindi naman siya kailangan ng fertilizer masyado. Kasi meron na tayong mga organic component, kaya nyo mag-survive with that particular material. Pero, kung siya ay nasa loob ng bahay natin at nakalagay lamang siya sa pot, siguro it requires to put some
fertilizer na nadidilute natin sa tubig. So every time na tayo nag-water, so the organic material can be put here also habang tayo nag-water also doon sa ating plant. Now in terms of the repotting, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, medyo nagiging nag-hold na yung pinaka-ugat natin doon sa ating soil. So that is the time na pwede na natin i-improve yung ating repotting. Now, kailan dapat tayo mag-repot? O siguro we could repot it every 2 years, okay? So, in that case, so re-repot ko siya after 2 years pa kung mangyayari yun. So, of course, I have to look also dun sa laki ng plant. So, mahirap naman pag malaki yung plant tapos maliit yung pot natin. So, another thing here with this one, pag siguro sa next 2 years, itong pot na to, i-repot ko na siya sa mas malaking lalagyan. Okay, kumbaga. Now, in terms of the propagation, sabi ko sa inyo, it produces some flower, so there is a possibility of fertilization of that particular seeds or seed production. Pero ang pinakamabilis at pinakamagandang bagay para sa propagation nito ay through cutting ng kanyang rhizomes. And also, nagpo-form po siya ng stolons o yung tinatawag nating mga extra na humahaba sa kanyang part. Tapos, yun ngayon yung nagsisilbing panibagong halaman na Frydek. Now, since na siya ay nasa loob ng bahay, please be careful dun sa mga insects katulad po ng mites, spider mites, and aphids. Now, the danger about nasa loob siya ng bahay, hindi siya masyadong naaarawan. So, hindi masyadong mabilis yung kanyang pagda-dry ng kanyang soil. So, this in that case, nagiging susceptible siya sa bacteria and fungal infection. Pag siya ay nagkonting brown, so maging watch out ka na, baka mamaya ay siya ay meron ng fungal infection, kumbaga. So, in terms of the toxicity, this plant, it is an alocasia, meron po siyang toxic element na pwedeng makapatay o makaapekto sa ating mga alagang, pusa at aso, or cats and dogs. Okay, so make sure po na siya ay malayo doon sa ating mga animals na cats and dogs. Also, doon sa ating mga young or sa ating mga babies, baka mamaya kainin yung ating pinaka-plant. So, that case, medyo delikado po siya. So, if I were you have to put it on a safer place para hindi po siya magkaroon ng epekto sa ating mga alaga. Okay? So, yun guys, this is our plant. This is the Frydek. This is Alocasia Frydek. And I think I have given you enough information. Now, pahabol lamang, so mapapasin ninyo na medyo ito ay nag-yellowish na. It is just natural kasi nagkakaroon tayo ng pag-old age ng ating plant. And of course, in this case, hindi ko muna siya tatanggalin because I don't, kare-replant ko lang siya. So, ayoko magkaroon ng problema sa healing process ng ating plants at saka yung pag-a-adapt ng ating plants dun sa kanyang panibagong soil mix. Okay? So, I think that's all, folks. You're watching Planting with Ep and Grace. Please watch and subscribe to our YouTube channel and you may add to your list our every page sa Managrasya at ang lihim na hardin. See you again next time and thank you and goodbye!